Magandang afternoon po mga kababayan. Umuulan mga kababayan. Kita nyo naman oh, para na akong mayroong galis. Kasi umuulan mga kababayan, dahil umuulan din po ang biyaya natin araw-araw, kaya hindi tayo nagpapatinag sa ulan na yan, no? Kung umaraw man dyan, wala tayong pakialam. Basta tayo, tuloy-tuloy ang ating paglalakbay upang mamahagi tayo ng biyaya. Kaya sa hapong ito mga kababayan, kahit umuulan, tara, samahan niyo po ako. Hello! Hi, oh, ang sarap naman dyan, nanay. Good afternoon. So, aakyat tayo kasi ito yung ano, dating ibon kasi si nanay, naging tao lang. Kaya dito siya nakatira. So, tamang-tama po mga kababayan yung ating padating umuulan. Kaya ito, ang sarap ng bayan, no? Ayan yung po yung bahay ni nanay. Ito yung pinakatambayan nila. Ang sarap. Diyos ko, lalo na siguro sa hapon, no, dito ka mag-coffee. Nanay, no? Ang sarap dito, no? Hindi ka natatakot dito, nanay? Akit baba? Hindi pa ako umaakit. Diyos ko, para nangangatog yung tuhod ko. Ngayon lang pa ako umakyat. Hindi pa ako umakyat. Ay, naku, ang sarap naman dito. No, hindi na kailangan ng... Pag namamanhid yung mga katawan ko, kaya hindi ako umakyat, sir. Pag masakit ang katawan nyo? Namamanhid. Ay, namamanhid. Wow, ang sarap naman dito. Ano yung ginagawa nyo, nanay? Munggo po. Anong pangalan ni nanay? Ninita. Ninita. Ilang taon na si Nini? 66 years old. O nasaan po si Toto, yung mister nyo? Ay, nasa ano po, cemetery na po. So, si Nini ay mag-isa sa buhay? Sino kasama sa... Yung mga apo ko. Nag-aalaga ng mga apo ko. Yung isang apo ko, pumuntang nag-harvest ng manok. Nakasama niya po sa bahay? Na mismong kasama niya po dyan sa bubong? Opo. So ito, ano naman pong ginagawa nyo? Nag-aano kayo ng munggo para pang gulay? O ano ang pinagkakaabalahan ni Nanay Nini? Ito ma'am, nakikiharvest ako ng munggo. O tapos? Para may pangkabuhayan kami. Pananim po ito? Kayo po ang... Hindi po, nakikiharvest ka. So ito yung hati nyo? Okay. Ito na yung lahat? Okay. Yung nahati nyo? Okay. So mga ilang kilo kaya ito? Mahigit siguro. Mga isa't kalahati, ano? Opo. Puro lang to gulay, lula ay nanay. Opo. Oh, 'di ba ang sarap? Kahit igisa mo lang to sa kamatis. Oh, ayos na, no, opo, nanay. Bakit ang aga namatay ni tatay? Ilang taon ba si tatay namatay? 48 lang po? Uh-uh. Kuli ang aga nyong... 2005 siya namatay. Opo. Tapos namatay siya na barang. Kulam. O, bakit? Ah, hindi po nagamot, nanay? Hindi po nagamot dahil wala po kaming pampagamot na. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit na barang or nakulam? Nagtatrabaho siya sa poultry, kahalubilo niya mga bisaya, ganun. Bisaya ako, mababarang pala. Sorry po, ma'am. Mga tapos, siguro may nakaalitan siya ganun. Kasi gwardiya siya. No? Opo. May nakaalitan po siya. Iyon siguro nagalit sa kanya yun. Anong ginamit? Ewan ko, hindi ko na ipagamot. Ano ba ang klaseng ibinigay na sakit sa kanya ng mambabarang? Yung ano lang po siya, yung bigla na lang siyang pumapayat. Tapos? Hindi na siya makagalaw. Basta pumapayat. Lumulubo yung tiyan, hindi naman po. Ano po? Laging nagtatae. Ganon, hinihingal. Tapos ilang taon niya yung iniinda na ganyan po ang sistema? Wala pong isang taon po, ma'am. Ang dali. Wala pa isang taon na mabina siya? Sa palagay nyo, ano kaya ang ginamit niya? Bakit? Anong ginamit yung mambabarang? Ewan ko po, dahil kung ipapagamot ko siya. Walang sakit na nakikita? Wala po. Ang sabi, magpa-abularyo kayo. Opo. Nung pumunta ka sa abularyo? Ano raw, nainggit daw sa kanya kasi masipag. Ang aga, 48 lang siya nawala. Opo. So buhat noon, hindi na kayo nag-asawa, nanay hindi Nini? Na
magbuhat nung namatay. Ilang taon po kayo nung nanay? Ano? 49. Mas matanda po kayo ng isang taon. So si tatay 48. Ilan po ang anak niyo, nanay Nini? Ano po, ang anak po namin, apat. Apat. Namatay po yung isa noong 2018 na disgrasya. Diyos ko. Yun po ang anak kong namatay, yun ang kasama ko dito sa bahay. Maraming ganyan mga kababayan, no? Yung sabi-sabi or haka-haka nila na yung ayun nga, magkukulam, barang na mayroong ganyan. Kaya yung iba na pumupunta sa hospital na walang lunas o hindi makita kung anong sakit, bakit ganyan, lalo na yung mga lumulubo yung tiyan, ganyan, no? Pumupunta sa abularyo. So pag pumunta sa abularyo, yun ang madalas na nakikita, barang. Eh, sabi ni nanay, yung Bisaya na yung bababa. Parang ako yun. O, tapos, kumain na si nanay, Nini? Hindi pa. Hindi pa? Bakit hindi pa kayo kumain? Ano, wala pang lunch? Nakikikain. Ah, nakikikain ka? Bakit hindi po kayo nakasain ng sarili niyong lunch? Wala pong magsasain, ma'am, wala pong bigas. wala pong magsasain, in short, kasi walang bigas. Kung nakikikain ka sa kamag-anak nyo, kapatid nyo, sa manugang. Sa manugang mo. O, kaya pala si nanay, meron siyang gulay, panggulay, pero wala siyang bigas na maisasain. O, diba, nakikikain lang dito siya sa anak niya, tama po, sa anak niya. Okay, nanay, dahil meron na kayong pang-ulam, ang sarap-sarap nito mga kababayan, fresh. Fresh from the farm, no? Fresh from the farm ito, nanay. Opo. Ang sarap-sarap. Bigyan ka namin ng sorpresa. Ha? Nanay, ayan po ang surprise sa inyo. Ay, salamat po, ma'am. O, diba sabi niyo wala kayong maisaing. So, nanay, may isang sako bigas na, isang tray na itlog, at yung ating mga sari-sari groceries, at syempre, kompleto ricado sa mga kababayan. Masaya po ako dahil natulungan niyo po ako ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat po. At isa ako sa mapalad na napili ninyong tinulungan ngayon. Wow! So, hindi akalain ni Nanay Nini na may darating na biyaya, ano? Opo, ma'am. Na-miss niyo ba si tatay? Hindi na po, ma'am. Kasi matagal na. Hindi niyo na po nami-miss, hindi niyo na hinahanap. Hindi na po, ma'am. Ayan. So, Nanay Nini, bukod pa riyan, meron pa kayong pambili at pangsahugyaan sa munggo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Diba? Nagpapasalamat ako dahil isa ako sa mapalad na napili ni ma'am na binigyan ng biyaya ngayong araw na ito. Dahil kapos po talaga ako. Salamat po. Walang anuman, Nanay Ninita. So maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ate Vilma ng Italy. From Princeton, Texas. Sir Mel Galang from New York, USA. And sa ating silent sponsor. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tumulong sa mga kababayan natin na nakikiisa po kayo sa aking munting adikain. Salamat po talaga. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay. Nawa ibigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw upang sa ganun marami pa tayong masagip at mabigyan ng bagong pag-asa na mga kababayan natin na lubos ng kailangan. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Nanay Ninita. Ang sarap talaga ito mga kababayan, tapos mayroong pangduyan. Parang kung malapit lang siya, no, after ko mag-vlog, parang gusto kong pumunta dito at tumambay, no? Kasi bukod sa fresh air, dinuduyan-duyan kanya taas eh. O diba, swak na swak. Ay, Diyos ko. Tapos nakahiga ka ng ganyan. Siyempre, pagbago kang tanghalian, busog, masarap matulog. Tapos sabay nga nga. Tapos yan, ang laway ka o tapos sumihilig. Ang sarap, hindi mo na kailangan ganyan kasi dinuduyan-duyan ka na, mahangin. No? Kasi yung kinabitan ng duyan, puro puno. Sa nandito tayo sa tuktok ng puno eh.
dito sila naglagay ng nagpako ng kubo-kubo. So ang ganda, ganyan lang. At huwag ka lang managinip kasi pag nanaginip ka talaga, Diyos ko, iwan ko lang. Hindi ka talaga, din on arrival ka talaga makadating sa hospital. Nanay, ninita, no? Opo, ma'am. Yung bahay ko, pagka malakas ang hangin, nilalagyan ko ng bato, naihahan, umaangat yung mga yero. Ah, yung mga bubong po. Yun po ang sinasabi ko na. Ang galing naman ang gumawa dito, no? Pag may wala akong ano, nanay, dito ako punta sa... Opo, ma'am. Ang gumawa po nito, ma'am, yung anak ko na nagtatrabaho ng construction. So wala siyang pambili ng poste, ginawa niyang poste yung mga puno. Para makalibris siya. Ayan, dito na kami, nanay. Opo,